Kumusta mga idol? Welcome back! Happy Birthman sa ating lahat! Pasensya na, medyo matagal tayong hindi nakapag-upload dito sa ating YouTube channel. Bawi na lang tayo sa ngayon mga idol. Inilabas na nga po ng FIBA ang schedule ng mga laro para sa 2023 FIBA World Cup Qualifiers. Tarat yan ang pag-uusapan natin sa ngayon mga idol, pero bago muna yon, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa pag-suporta sa ating channel. I-hit nyo na din ang notification bell button para updated na rin kayo palagi sa mga bago nating video tulad nito. Mga idol, huwag na natin itong patagalin pa. Sa inilabas ngang schedule ng FIBA para sa 2023 World Cup Qualifiers ay nasa Group A ang ating Gilas Pilipinas, kung saan makakalaban natin ang New Zealand, India at etungang Korea. Magtatagpo ulit ang landas ng Gilas at Korea. Matatandaan na nadalawahan natin etong Korea nakaraang Asia Cup Qualifiers. Kaya naman chance to para sa Korea na makabawi sa Gilas. Para naman sa Pilipinas, chance din nilang patunayan na mas lamang sila ngayon sa Korea. Kahit natalo kasi nila ang Korea ng dalawang beses, nakaraan ngang Asia Cup Qualifiers ay nasa baba pa rin ng Korea ang Gilas Pilipinas sa ranking ng FIBA World Cup. Nasa 29 ang Korea, samantalang nasa 31 rank naman ang Gilas. Kaya naman kaabang-abang pa rin ang magiging rematch na itong magkabilang kampo. Siguradong magiging dikitan pa rin ang laban. Pero sa bracket na to, New Zealand ang pinakalyamado. Nasa 25 sila sa ranking ng FIBA World Cup. Pero ika nga, bilog ang bola. Huling nakalaban to ng Gilas ay noong 2016 pa, FIBA Olympic Qualifying Tournaments na ginanap dito sa Pilipinas. At sa kasamaang palad ay tinalo tayo doon ng New Zealand. Pero bago ang taong yon ay tinalo din natin sila ng dalawang beses noong 2015 Jones Cup. Yun yung laro ng Gilas kung saan nagliyab ang mga kamay ni Dondo Nontivero sa overtime. At 2015 MVP Cup, yun yung laro naman ng Gilas kung saan uminit sa fourth quarter si Terrence Romeo. Pero ngayong paparating ang 2023 World Cup ay posibleng maglaro para sa New Zealand etong NBA player na si Steven Adams. Matatandaan noong 2019 ay napabalitang gusto nga daw maglaro ni Adams para sa bansang New Zealand. Well, sa mga hindi nakakaalam ay pure Kiwi etong si Steven Adams mga idol. Tawag sa mga taong taga New Zealand at narepresentan niya na din ang kanyang bansa noong 18 years old pa lang siya. At kung matuloy nga siya ngayong paparating na World Cup at kung maglaro siya sa qualifiers na gaganapin ngayong November, ay mapapalaban dito ang ating Gilas Pilipinas mga idol. Alam naman natin siguro kung anong merong kalidad etong si Adams. Pero sa ngayon ay wala pang kasiguraduhan dahil sa nalalapit na ding bagong season ng NBA. Laban naman sa India, di ko naman sa minamaliit, pero kumpara sa Korea at New Zealand ay malaki ang advantage ng Gilas sa kanila. Sa pagkakaalala ko ay isang beses pa lang nananalo etong India sa Gilas noong 2016 yon mga idol, FIBA Asia Challenge. At ang ilan sa mga laro nila ay tinatambakan lang sila ng Gilas. Sana maging bakante lang talaga ang mga dapat na nasa lineup ng Gilas like Kai Soto. At sana payagan na din etong si Jordan Clarkson na maglaro sa ating national team. Para naman sa format at schedule ng kanilang mga laro mga idol, ay dalawang beses mag-aharap ang bawat koponan. So it means, kada team ay magkakaroon ng anim na laro. November 25, 2021 ang unang laban ng Gilas. Laban agad yan sa Korea. At eto din ang mag-aharap-harap sa kabilang mga bracket. Yon mga idol, yun lamang para sa Gilas update natin sa ngayon. Kung may komento kayo, ikomento ang mga opinion nyo sa baba at babasahin natin lahat yan. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa pagsuporta sa ating channel. This is Flip Trends mga idol. Salamat sa panonood!